kalimitang problema sa mga inmax talaga to. Ayan o, yung ating center stand ay nabiyak na o. Ayan, tatanggalin natin yung circlip na yan. May circlip siya dyan. Yan. O, ito na mga kadawit, winilding muna natin dito yung nabiyak. Tapos sa kabila, nabiyak din, winilding din natin. So, ang gagawin natin ngayon, sasapian natin ito dito. Yan. So, ito na mga kadawit yung ating nilagyan ng sapi na stand. O, hindi nahalata, di ba? Yo, what's up mga kaduwit? Yan, magandang hapon sa inyong lahat at meron tayong problema, ang malaking problema, kalimitang problema sa mga inmax talaga to. Ayan o, oh, yung ating center stand ay nabiyak na o, oh, napunit dahil sa bigat ng inmax natin. So, ang gagawin natin, babaklasin natin yan. Ayan, babaklasin natin at ating wewildingin, sasapian natin yung gilid niya para tumibay. Kasi ang hirap mag-center stand eh. Ayan, tatanggalin natin yung circlip na yan. May circlip siya dyan. Yan. Tatanggalin lang natin yan. Tapos, huhugutin natin yung ehe. Ayan. So, tanggalin na muna natin habang maaga pa. So yan mga kaday, ito. Tanggalin natin yan. Short clip. Yan. Tapos ating papaluin yan palabas papunta doon. So ito yung short clip natin na tinanggal. Short clip lang pala siya. Oh. So mas madaling tanggalin ito sa inmax. Okay. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Okay, ito na. Natanggal na natin mga kadawit. So, mabuti wala pa siyang kayod or hindi pa siya dumik. Tapos, ito yung ating wewildingin. Nabiyak. Nalagyan natin ng sapi dito. Para hindi na siya mabiyak ulit. Plano ko pa paganon. Sapi pa paganon. Okay. So, welding na natin yan. Muna, gawa pala ako ng pansapi. Ito na mga kadawit, winilding muna natin dito yung nabiyak. Tapos sa kabila, nabiyak din, winilding din natin. So, ang gagawin natin ngayon, sasapian natin ito dito. Yan. Tapos papaluin na lang natin dito. Para pumasok. Ayan. Tapos pag pumasok na siya dyan ngayon, wewildingin ulit natin doon. Tapos sa kabilang side naman ay ito, ilalagay naman natin to. Ayan, dito ilalagay naman natin to dito. Ayan, wewilding natin dito, tapos full weld natin, tapos dito papaluin na lang ulit natin dito para lumapat. Ayan, para tumibay siya. Okay, so pag nabali pa ulit yan ay papalitan natin ng stainless na makapal. Okay, so welding na muna natin. May ako na ipapakita pagtapos. Lagyan na natin ang sapi o. So, gagrind na lang yung tira na yun, tapos pipinturahan na natin.
Ayan, ito sapi din ito papunta doon. Para mas matibay. Ayan, siguro naman, hindi na mabibigay yan. Pagka sininterestan natin. Pinturahan na lang natin, cleaning. Ito na mga kaduit yung ating nilagyan ng sapi na stando. Hindi na halata, di ba? Ayan, pininturahan na rin natin ng bago para mas magandang tingnan. Ayan yung sa likod. 3mm na flat na plain sheet ang nilagay natin dyan para maging okay. Ayan, so iwas ano ka na ngayon, iwas biyak ka na ngayon dahil mahaba na yung ano niya, distance niya simula dito hanggang doon, tapos mayroon pa dito, winilding ko rin yan, tapos sa likod pa. So pag bumigay na yan dito na, so pag dito na yan bumigay, ay papalitan na natin ng bago yan. So ikakabit na natin maya maya yan mga kaduit. Okay, so ito na mga kaduit, naikabit na natin yung ating stand. Medyo titibay na ngayon yan dahil buo na yan dito. Ayan, buo na siya. Dapat pala sinagad ko na rito, pero magkabilaan naman yan, no? Pansinin nyo, buo na to, tapos sa kabila nilagyan din natin ito. Kaya kung bibigay man ulit, dito na siya mapuputol. So magkaganon man, papalitan natin ng bago. Pero sakit talaga ng inmax yan mga kaduit ng Aerox, kasi mabigat eh, lalo pagka pwersado yung tadyak natin dito, talagang bumibigay siya, nabibiyak. So manipis lang, parang mga 1.5 lang mm yung thickness ng tubo, kaya talagang nabibiyak siya. Marami na rin tayong tropa na nagkaganon. So mahirap i-stand pagka nabiyak, and then lumalawlaw tong ano, itong arm niya, kaya talagang mapipilitan kang ipa-welding. Kung hindi na kaya ng welding, ay palitan na. So yun lang, thank you very much po, God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at panonood sa ating mga video. Thank you.